puso ngayon na microbeads o yung mga scrubs. Ito yung tinatawag nating mga microplastics. Makikita natin to sa ating mga household na gamit tulad ng toothpaste, facial wipe, and others. Maraming mga maliliit na plastics. Maganda ba ito sa ating katawan at safe din siya sa environment? Aalamin natin ano nga ba itong mga microplastics na ito. Dapat ba tayong mag-alala ukol sa microplastics? Ano nga ba itong mga microplastics? Microbeads din kung tawagin. Ito ay nakikita natin sa mga ating cosmetics tulad ng facial scrubs, toothpaste, at iba pa. Ang mga sinasabing secondary microplastics ay yung mga hindi naman intensyon na magbitak-bitak sa maliliit na parte ng plastic mula sa isang malaki. Tulad ng mga containers na plastic, nag-crack na siya at naging maliliit na lamang. Ang iba pang sources ng microplastic ay yung by accident natin nakukuha. Katulad na lamang sa washing machine, fibers na natitira sa filters dahil nakukuha ito sa mga sinulid ng ating damit ay considered pa rin microplastics. Ang mga plastic particles na mas maliit pa sa 5 millimeters ay tinatawag nating microplastics o microbeads. Taon-taon, meron tayong mahigit na 100,000 na mga lamang dagat ang namamatay dahil sa microplastic pollution. Approximately 1.2 million tonelada ng microplastic ang napoproduce natin taon-taon. Bakit nga ba mahalaga itong mga microplastics sa ating buhay? Kasi itong mga plastics, maliliit na particles at ito ay maaring makain ng mga isda. Tayo naman, kain naman natin ang mga isda. Kung kaya't yung mga laman ng isda na nakain ng microplastics ay pumupunta rin sa ating katawan. Kakaroon ng mga plastic sa loob ng bituka. Kaya tayo ay maaring magkasakit at ang mga toxins ng plastics na ito o mga chemicals na galing sa plastic ay maaring humalo rin sa ating sistema. Ang mga microplastics o microbeads ay maaring manggaling sa ating hangin na dating ma-inhale sa sobrang liliit nila, kung kaya tayo minsan ay nababahing. Maaring galing din sa ating pagkain at tubig na naiinom at nakakain, humalo sa ating mga table salt at nakain natin ang mga asin at sa ating mga cosmetics. Tulad ng facial wash or facial scrubs, toothpaste, body wash ay meron din mga microplastics. 6 mula sa 10 ang pinaka-common ng plastics na natatagpuan sa mga karagatan. Ito ay kalimitan dahil sa pagkain. Tulad ng drinking bottles o yung mga bottled waters, yung ating mga disposable na straw, kutsara tinidor, stirrers para sa kape, at ultimong mga pakete ng mga candies at kung ano-ano pang mga chips. Pati ang mga food containers na paano natin mapapabawa ang plastic waste. Dahil sabi nga natin ang mga plastic na ito ay hindi na natutunaw. Kaya kailangan talagang i-reduce natin ang kanilang pagdami. Sa paanong paraan? Kailangan nating itapon ang mga plastics kung saan lamang nararapat. Mayroon tayong programa na tapon ang mga nabubulok sa hindi nabubulok or ihiwalay ang mga nabubulok na pagkain at hindi nabubulok na mga bagay. Kung kaya namang i-recycle na lamang ang mga plastic na ito ay mas maganda at i-reduce rin natin to sa pamamagitan ng dadala natin ng ating eco bags o kaya bayong sa tuwing tayo ay mamamalengke o mag-grocery. Maaari din tayo magdala ng ating mga tumblers at mga coffee cups kung tayo ay pupunta sa mga coffee shops. Huwag na rin tayong magagamit ng mga straw na plastic at mga disposable na kutsara at tinidor. Ngayon ay may mga available na mga kahoy o di kaya ay yung mga made of potato starch upang maging
biodegradable ang ating mga disposable utensils. Makakatulong tayo sa ating environment at sa ganung paraan, inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Mayroon tayong dalawang samples dito ng mga microbeads. Yan, titingnan natin sa ibabaw. Ito ay body scrub. Yan, para siyang asin. At itong isa naman, foam facial wash. Kung makikita natin, ayan yung microbeads niya. Tingnan natin kung alin ang matutunaw. Lalagyan natin ng tubig. Ayan sila. Haluin. At itong isa. Yung kulay orange ay ginagamit natin as body scrub. At itong isa naman ay ginagamit as facial wash. Ayan sila. Tingnan natin kung anong mangyayari. We will let it stand for 5 minutes. Then, ngayon, after 5 minutes, tingnan natin ang consistency. Tingnan natin ang ilalim. Itong microbeads na body scrub ay natunaw lahat. Ang itaas, para lang siyang juice. Natunaw lahat ng beads. Walang natira. Subukan natin isalin. Para makita natin kung talagang walang natira. Tingnan naman natin itong facial wash. Isasalin din natin. May mga natira. Ito siya. Tingnan natin. Ito ang natira. Kahit pindutin o durugin ay hindi siya madurog. Hindi siya natutunaw. Siya. Hindi siya natutunaw. Ito ang mga microplastics. So, kapag ginamit sa mukha, hindi siya natutunaw. Ngayon, nalaman na natin ano nga ba itong mga microplastics. Kailangan, pag inalagaan natin ang ating sarili, ay kasama na rin nating aalagaan ang ating kapaligiran.